At ayun na nga mga ka-budget meal, pangalawang araw na ng paghahakot namin ng mga gamit dito sa bahay na ito. At titingnan natin kung ano pa yung mga dapat natin ma-improve at titingnan natin kung kakasya nga kami rito sa 16 square meter na bungalow house. At yan nga yung kwarto, yan natin ilalagay yung ating kama. Okay? At syempre isang tip sa mga maglilipat, unahin nyo yung inyong aircon kung meron man at kama. Kasi once na nalipat na ang inyong aircon, ay wala na kayong aircon sa dati nyong bahay. Makakaramdam na kayo ng init at tiyak ko, sanay na kayo sa may aircon, di ba? At dito lalagay yung rep. Ayan. At ito na yung ating magicalan na hindi nakakapasok pero umiinit. At ito yung kanyang toilet. Tatawa talaga sa toilet. Talagang napaka sinaunang toilet. Pero may shower at naka-tiles. Modern naman. At yung toilet lang natin, walang flush. Talagang manual flush to. Pupunin nyo yung timba, then bubuhusan nyo kapag kayo ay nai-adjust. At dyan nga po para ilalagay yung ating upuan. At ito na nga, yung ating upuan na bibilin sana. Sana ay mabili. Okay? At makikita nyo yan dyan sa side na yan. Okay. So, ano pa ba? Yung wall natin, siguro lagyan natin ng mga cabinets yan, no? Para at least meron tayong storage. At ayun, sa may ilalim ng lababo, wala rin pinto. Talagang marami tayong mga i-improve dito. Salamat naman at merong screen yung pinto. Kapag bandang hapon. Ayan nga pala yung ating 60 square meter modern house with loft. Ayan, abot tanaw dito sa bahay na ito. Kaya dito muna kami nangupahan habang ginagawa yung ating bahay. So, samahan nyo pa rin kami mga ka-budget meal para at least ay makita. Ayan, meron dito. Pwede dito mag-washing. At dito rin natin, syempre, ilalagay ang ating aircon. Okay, dyan natin ilalagay. Teka lang, pitikan natin ng isa to. 1, 2, 3. Ayan na. Naisalpak na yung aircon. At ginagawa naman nila. At may tao na agad dito. Kanina ay wala. Check natin, yan po yung ating aircon dyan po na ilagay kasi maganda raw na kabilaan lang daw yung indoor unit at outdoor unit natin. At ito na nga, yung ating aircon ay 70% sa pagkatipid ng kuryente. Yan po ay LG dual inverter. So, ligid-ligid tayo dito sa Thailand. Thailand ba to o Singapore o Korea? Hindi ko alam. Pero dito maglalagay tayo ng harang kasi ito po ang boundary ng unang unit. Ito po ay hindi po 16 square meter lahat to. Dalawang 16 square meter house ito. Apartment nga. Diba? Ayan o. Napakaganda dito sa likod. Pero kinuha natin yung front kasi nga para makita ko yung bahay. Yun naman talaga ang ating main purpose. So, ito yung pangalawang pinto, 16 square meter din yan. At wala rin yung pinagkaiba dun sa kabila. Ngayon, i-check natin. Let's check this out. Okay? Bakit nga ba out? Diba dapat in? Papasok tayo. At meron nga ditong lagayan pa ng rep. At ganun din na ang bowl. Wala rin flush. Pero may hagdanan sila rito. Hindi ko lang alam kung saan patungo yun. At itong kanilang kwarto, katulad din nung sa atin, parehas din ng tiles, parehas din ng pintura, parehas din naka-sliding window na may lock. So, nagkaiba lang sa view sa front kasi merong konting view, kaya lang hindi naman kasing green na view dito sa likod. Pero ang advantage ng nasa harapan, syempre morning sun doon, okay, morning sun. At dito ay, nako, katanghali ang araw hanggang hapon dyan. So, syempre, pinili ko pa rin yung morning sun. Kasi nga po, pwede kang magbilad dun sa terrace ng likod ng bata. Okay? At may morning dito. May morning. Naku, mabaho ang tae nito. Okay? Tae. Naku. Kung pwede ba sa YouTube yon sabihin yung tae. Okay? At ito yung kapaligiran.
May libot-libot pa tayo dito, baka meron pa tayong makita. Kaya nga, syempre, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel, kahit ka na yun na mag-subscribe, mag-like at i-share ito at samahan nyo kami sa mga darating pa naming mga videos. Paano guys? Hanggang dito na lang. See ya!